Ayan, magandang araw mga kasosyo. Ngayon naman po ay share ko po sa inyo kung paano gumawa ng masarap at creaming kakanin ang tibok-tibok. Ito lang po ang ating mga sangkap na gagamitin. So, wag na po nating patagalin. Start na po tayo. So, ang una po nating gagawin ay gagawa muna po tayo ng latik. So, sa isang kawali, maglalagay po tayo ng 1 cup ng gata. Ito po yung unang piga. Ito po yung coconut cream. So, halu-haluin lang po natin ito hanggang sa siya po ay unti-unting mabuo at maging latik po siya. So, continuous lang po yung paghalo. Kung ang gagamitin niyo po ay non-stick, mas maganda po. Pero pag yung kawali lang po na ordinary kawali, from time to time po kailangan niyo po siyang i-scrape kasi po mabubuo yung latik sa ilalim po. So, continuous lang po ang paghahalo natin. Anyways po, pag ganito po kakonti ang ating gata ay mabilis lang naman po ito. Ginawa ko po ito mga 15 minutes lang po. So, ayan, namumuo na po ang ating latik. Pag ganito pong namumuo na siya, hinaan na po natin ang apoy. So, mas gusto ko po na ganito medyo dark yung latik natin. Pero, kung gusto nyo po na medyo hindi ganito ka-dark, hanguin nyo po kaagad. So, ito na po ang ating nakuhang latik. At ito lang naman po yung nakuha nating oil. Probably po mga 2 tablespoon lang po ito. Okay, so ready na ang ating latik. Ang ating latik oil na gagamitin. Sa isang tasa ay magtutunaw po tayo ng 1 cup cornstarch. Sa 1 1/2 cup ng tubig. Haluin lang po natin ito hanggang wala ng buo-buong cornstarch sa ilalim. So, sa isang tasa uli, tutunawin natin sa 1 1/2 cup ng tubig ang 1/2 cup ng glutinous rice. Glutinous rice flour. So, haluin lang din natin ito hanggang sa it completely dissolve. And then, sa isang pan, mag-iinit tayo ng 2 lata ng evaporated milk. Ito po yung malaking lata ng evap milk. Gagamit din po ako dito ng dahon ng pandan para medyo mabango ang ating mixture. Iba kasi yung aroma ng pandan eh. Pandan leaf. So, takpan natin ito hanggang sa... Actually, hindi naman siya dapat kumulo. Kailangan initin lang yung parang may bubble lang na maliliit sa gilid. And then yung parang may nabubuo sa ibabaw na parang film ganyan. So, kagaya nito. So, ayan, pwede na po natin itong hanguin. And then, ito na, gagawa na tayo ng tibok-tibok. So, sa isang pan, ilagay na natin yung ating tinunaw na glutinous rice flour. So, haluin lang po natin ito. Actually, maiksing ano lang to.
continuous lang po yung paghalo, pero saglit lang po ito, may mamumuo na kaagad sa ilalim. Kailangan po habang ginagawa nyo ito, dapat mahina lang po ang apoy para hindi tumigas yung ating glutinous rice. So ayan, nakikita nyo po, namumuo na siya. So at this time, ilalagay naman po natin yung ating tinunaw na cornstarch kanina. Pero bago nyo po ibuhos, halu-haluin nyo muna po ito. And then maglalagay tayo ng 1/2 cup ng white sugar. At magdadagdag pa tayo ng another 2 tablespoon. So ito, tamang-tama lang po yung tamis nito, hindi po siya matamis, hindi naman po siya matabang, tamang-tama lang po siya para hindi siya nakakaumat. So haluin lang po natin ito hanggang mag-smoothen siya. So ilagay na po natin yung ininit natin na milk kanina, gatas. Pwede po kayong gumamit kung walang evap milk, pwede po kayong gumamit ng fresh milk. So kaya po ako gumamit ng evaporated milk kasi po usually sa ibang lugar, kunyari mas malapit lang po yung mga sari-sari stores at wala namang fresh milk na mabibili. So, pwede pong substitute natin ang evaporated milk. Ma-strip nyo po ang fresh milk. Go, go, go! So, antayin lang po natin ito na lumapot siya, mag-firm siya. And then, lagay na po natin ang 1 tablespoon ng latik oil. Ito yung oil na ginawa natin kanina sa gata, latik. And then 1/4 cup ng all-purpose cream. 1/4 cup lang po. So haluin na natin ito. So antayin lang po natin ito na maging firm siya. Buo po siya, pero hindi po ito matigas. Creamy lang po talaga ito. Kung gusto niyo po na medyo tumigas siya, ilagay niyo po siya sa freezer ng mga siguro 2 hours. Medyo ano po yan, matigas na po siya ng konti. Pero ito naman po kasing tibok-tibok ay hindi po siya ganun, hindi siya po kagaya ng mahablangka. So ganito lang po talaga yung ano niya, itsura niya. Creamy siya na parang umuuga-uga siya. Ayan. Okay na siya, tumitibok-tibok na siya. Kita nyo po yan, tumitibok na siya. So, okay na po ito. So, isasali na po natin ito and then i-chill natin ito. Palalamigin natin kasi po, mas masarap po ito kapag malamig siya. Thank you.
And then, pudburan na po natin ito ng latik sa ibabaw. Kung wala po kayong latik, pwede din po dito yung desiccated coconut. Isangag nyo lang po ng bahagyap. Pwede rin po siya dito. So, ayan. So, pangalawang lalagyan natin. So, pinapakita ko lang po dito na sa ganong recipe, ganito po kadami yung magagawa niya. So, makakagawa tayo ng dalawang serve na ganito kadami. So, talagang sulit naman po siya. Sobrang sarap po nito. Try nyo po, mga kasosyo. Pwede nyo po itong gawing pang business. So, lagyan din po natin ito ng latik sa ibabaw. Yan, palamigin muna po natin bago natin kainin or i-serve. Alright, so ito malamig na nga po siya. So, tikman na nga natin. So, hindi po talaga siya matigas. So, talagang creamy lang po talaga siya. So, wag po kayong mag-expect na talagang parang buo siya. Dahil ganito lang po talaga ang texture ng tibok-tibok. Creamy-creamy siya. So, ayan. Sobrang sarap niya po, promise. So, thank you for watching po mga kasosyo. Sana po nagustuhan nyo ang aking recipe for today. Hindi po nagsusubscribe at bago lang po sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. Pindutin ng bell para updated po kayo sa mga videos na gagawin natin. Thank you for watching. Bye!